trust me to wait. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. Tried it all my way, just couldn't find the road. Then I heard what you told me, and then I won, and then I was sold. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. Admit I was stubborn, wouldn't change my ways. Took a lot of sorrow until I found you and found better things. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead. Blessed day to everyone. This is Pastor Dan Lopez of Send the Light Ministries, and I would like to invite you to our new online program entitled Learn Theology. If you want to understand more about the fundamental Christian doctrines and be equipped for a more effective Christian witnessing, join me in studying the Bible every Saturday at 3 o'clock in the afternoon via Facebook Live here at the official Facebook pages of Send the Light Ministries San Pedro Laguna and of Light in Jesus Evangelistic Mission Church International. This program will be aired and produced by the Light in Jesus EMCI online radio program. Thank you very much. See you and God bless. Magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. And praise the Lord, dahil tayo po ngayon ay magkakasama muli dito po sa programang Learn Theology, na kung saan atin pong pinapalabas, no, every Saturday po alas 3 ng hapon. So marami na po tayong mga naging lessons at tayo po ngayon ay nasa buwan ng Setyembre, no, ikalima po ng Setyembre taong 2020, at patuloy pa rin ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. So, ngayon po ay patuloy na iniimbitahan ko pa rin kayo, no, na kayo po ay sumubaybay sa ating pong mga programa dito po sa Send the Light Ministries. And one of the highlights po na ating po pinapalabas ay tuwing Sabado. At nag-aaral po tayo ng subject na theology. Pagkamat ito po ay basic lamang, no, na pag-aaral, pero po ay malaking tulong sa mga nag-uumpisa pong mga Kristiyano at maging sa mga nagtuturo na sa ating pong mga churches at maging sa Christian community na gusto nyo pong matuto ng mga fundamental na doktrina mula po sa Biblia. And of course, no, ito po ay inihahatid sa inyo ng Send the Light Ministries, particularly sa San Pedro and Las Piñas, no, ay iniimbitahan po natin yung mga members po ng ating pong branch ng Send the Light.
We also want to announce mga kapatid na tayo po ay patuloy na magbibigay ng mga iba't ibang mga turo, no, mula po sa Biblia, gamit po yung subject na theology sa iba't iba po nitong aspeto at area. But particularly, sabi ko nga po nung orientation pa lang, ang ating pong area na pinag-aaralan dito ay yung biblical and systematic theology. Don't worry, dun sa mga bago pa lamang po na nakaka-attend, no, at saka nakakapanood, huwag po kayong mag-alala kasi kung tayo po ngayon ay nasa lesson 5 na, no, yung mababalikan nyo naman po yung mga replay natin sa lesson 1 hanggang sa 4, no, at dyan po, no, dito sa ating Facebook pages, no, ng Send the Light Ministries San Pedro, and also sa Facebook page din po ng Life in Jesus PMC Guide. At tayo po ngayon ay nasa programa ng Life in Jesus Radio Online, at patuloy po tayong magbibigay ng mga ilang mga programa pa, no, hopefully may lalo pang dumami yung mga ating pinoproduce dito sa ating pong online ministry, at marami po tayong matulungan ng mga Christians dito po sa ating pong mga platform na kagaya. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbati, mga kapatid, no? Pinabati ko una sa lahat yung mga taga Send the Light Ministries, no? Sa lahat po ng branches nito, mula po sa ating po Send the Light Muntinlupa, sa main church, and also sa poblacion, we also have in NPP, no? And pinabati ko rin po yung mga taga San Pedro Laguna, no? Sa ating pong church dyan, and also I want to greet yung mga taga Las Piñas. At ngayon po, no, yung mga viewers natin, kung kayo po ay nanonood ngayon, please send your greetings by putting your comment dito po sa ating chat box para mababasa po natin, kasi mas madali pong ma-recognize yung inyong mga pagbati kapag nagko-comment po tayo dito sa chat box. Ayan, may mga lumabas na. Binabati po natin si Sister Belen Velasco of LIJ, no? Praise the Lord. Blessed afternoon. God bless us all. Yan po sabi ni Sister Belen. Pinapati rin po natin si Sister Bernadine Dicayco ng Send the Light Las Piñas. Yan po, sabi niya, amen. At maging, yan po, lumabas na rin po sa ating comment si Sister Clarice Comilla, no? Nagpalang hapon po sa lahat. And I think, kikita ko kasi dito sa ating Facebook Live na meron na po mga watching. However, hindi ko po ma-recognize kung sino po yung mga nandyan ngayon since, yun nga po, hindi ko makita yung mga comments. Pero ito po, may mga lumalabas, no? Si Sister Roma Habla, no? Blessed afternoon po from Cabuyao, Laguna. Ayan po, excuse me. Para po sa mga taga LIJ, no? Simultaneously kasi napapanood tayo, eh. So, meron tayo sa Centralite, meron din po tayo sa LIJ. Kaya magandang opportunity din po to na magkakakilala rin po tayo. No? So, kahit online po, hopefully, yung mga nakakasama po natin every Saturday, ayun po, magbatian din po tayo, no? Let's greet one another para makilala natin isa't isa. So, that, yun, may strengthen po yung unity natin as a body of Christ. Lalo na, no, sa LIJ po, no? Sa kanilang morning devotion, yung topic po na palaging lately, no, yung kanilang series ay all about the church. So yung mga ministry ng church, and also yung, of course, the most important thing na ating po matututunan doon ay yung ating unity bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So ayan, hopefully, no, makapanood din po yung ating mga ibang mga kapatid na kung saan na kailangan po nila ng development sa kanila pong teaching at learning experience sa Bible. Ayan. Brother Jel Antolo. Ayan. Brother Jel, magandang hapon. Salamat sa pagsubaybay. So, and also, no, mga kapatid, pinapaalala ko lang po na tayo po, no, kung, ay, ito pala, by the way, no, tayo rin pala ay live sa YouTube channel ng Life in Jesus, no, praise the Lord. Ayan, so tatlo, no? Meron tayo sa Facebook page, dalawa. Meron din pala tayo sa Facebook page din, yan, no? Ni Pastor Jones.
atleta, Pastor LJ, meron din po sa sarili niya. And ayan po. Ayan po. Pinabati rin po natin, no? Yung lahat ng mga viewers natin from different areas po na kung saan nakakapanood niyo. By the way, no, mga kapatid, I also want to share to you na kung kayo po ay nag-aaral, no, every Saturday dito at gusto niyo po yung mga materials na ginagamit natin, just message me. Makikita niyo naman po yan. Mag-comment po kayo dyan para mapadala po natin yung mga pinag-aaralan natin dito so that you can also share to others. Hindi naman po ito exclusive lang. So, pwede po natin siyang i-share sa iba. So, before we proceed, mga kapatid, let us all together come to the Lord in prayer. So, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po muli sa pagkakataong ito na muli kami nagsasama-sama para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil pinayaan mo po kami ng mga opportunities na kagaya nito at patuloy, Panginoon, na tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na magbibigay sa amin ng understanding and also yung organization din po sa bawat isa sa amin pong mga pagtuturo, sa amin pong mga pag-aaral ng iyong mga salita. Continue to give us wisdom. Continue to give us, O Lord God, yung humble heart na kahit po kami ay mga natututo sa salita mo, ay patuloy pa rin po kami, Panginoong Diyos, na magpupuri sa samba sa iyo, Panginoon, dahil ito po yung pinaka-intention na habang nakikilala ka namin sa pamamagitan ng iyong salita, also, Lord, sa amin po, sa iyong pong pangungusap sa amin sa araw-araw, the more we know you, Panginoon, is the more we will worship you in spirit and in truth. Maraming po salamat, pagpalain mo rin po lahat ng mga nanonood, even Lord, ang Send the Light Ministries, ang Light in Jesus Radio Online. Continue to bless this ministry, O Lord God, na nawa po, marami pa po maabot ng mga tao na kung saan matutulungan para makilala ka at sumunod sa iyong kaloob. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming sambat dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. And also, no, babati ko rin po si Pastor LJ, no, of course, siya po yung tumutulong sa atin para ma-produce itong program na ito. So, okay, so let's start with our lesson at mamaya balikan natin yung mga greetings para makausad po tayo. Tayo po ngayon ay nasa lesson 5 na, mga kapatid. So, we were done dun po sa iba nating mga topics sa theology proper, which is the doctrine about God. So, of course, ito po yung pinakamagandang experience natin na kinikilala natin ang Diyos, na kung saan ni-reveal niya yung kanyang sarili, sa kanyang mga salita, and also yung ating pong authority na ginagamit para makilala natin siya is yung Bible. And using itong subject na systematic theology and also yung biblical theology, ito marami po kasing branches yan, di ba? Sinasabi ko nga po sa inyo. Pero ito po yung basic na para lang magkaroon tayo ng idea. So, of course, now we are going to study. Tuloy pa rin tayo. This is the part, I think this is the part 4. Part 4 na po ito ng theology proper. Na kung saan at pinag-aaralan natin yung mga doktrina patungkol sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang karakter ng Diyos? So, meron po tayong mga iba't ibang mga aspeto sa pag-aaral nito. So, ayan po, theology proper pa rin po tayo. Hopefully, sa mga susunod na panahon, pag natapos po natin siya, ay meron po tayong mga ibang doctrine sa pag-aaralan para po mas ma-establish po kung paano kayo magpaliwanag ng Word of God, para po yung ibang mga tinuturuan nyo, no, ay malinawan sila, systematic. Sabihin, kahit hindi man nila nabasa yung buong Bible talaga yung araw na yon, and then pag nag-explain tayo, no, mas may encourage silang basahin to kasi naipaliwanag mo ito. Of course, complex po talaga yung Biblia, no, although yan po ay napakabigat, no? Pero kapag ginagamitan po natin siya ng maayos sa pagpapaliwanag, no, ay dun po mapapanalunan natin yung mga tao na talagang maniwala sa
Panginoon. Kasi nowadays, mahirap na po yung taong maniwala sa Diyos eh. Lalo na with our modern times, no, yung technology, no, yung materialism, no, maging sa tao, no, masyado ng human-centered lahat, pero nakakalimutan na talaga na meron tayong creator, meron talaga tayong Diyos na kung saan yun dapat yung balikan natin. Kaya nga, sabi po ni King Solomon, no, sa Ecclesiastes, sabi niya, remember your creator in the days of your youth. No? Kasi darating yung panahon, the days will become evil. Eh, ngayon, salamat ako kasi nung ako ay nasa youth ministry pa, doon ko nakilala ang Panginoon, and then nakilala ko na siya yung creator. And until now, daladala ko pa rin yung ganung klase ng pananampalataya. So ayun, mga kapatid, let's proceed sa ating pong lesson. So, ayan. Tampo natin. Theology proper po tayo, no? At ito po yung ating pag-aaralan dito. Wait lang po, ha? Medyo itayin lang po natin at konting naglalag. Ayan, so as you can see in the screen, no, meron po tayong mga pinag-aaralan dito sa theology proper, and we have the scope of the study. Ay, sorry po. Balik tayo. Ayan, balik tayo dito. Ayan, medyo naghahang po kasi. Kaya sensitivity. Ayan, ayan po. So we have the scope of the study. No? Scope of the study. So we have the knowability of God, the existence and nature of God. We have also the names of God. And ngayon pong araw na to, ang pag-aaralan po natin is the work and attributes of God. Dalawa po, no, para next meeting po natin Saturday, tapos na po natin itong theology proper. Pero ngayon po, dalawa yung didiscuss ko kasi simple lang naman po yung ginawa kong presentation dito. Hindi po siya masyadong marami kasi yung basic lang naman po yung gusto kong i-share sa inyo about dito. So yung works of God, ano ba yung mga ginagawa ng Diyos, ano yung kanyang working, no? Yung kanyang, kumbaga sa atin, function, di ba? Ano yung pagkilos ng Diyos na ginagawa? Yung mga works niya. And also yung attributes niya, o yung kanyang character, characteristics, yung traits niya, yung features ng Diyos, no? Makikita po natin dyan ay yung mga simple lang, yung mga basic po na dapat natin tandaan. Lalo na po dun sa mga bagong Christians na kung saan ngayon ay kilala nyo ang Panginoon at nag-umpisa kayong mag-aral ng Word of God. Ito po yung basic, no, na dapat yung natutunan. The works of God and the attributes of God. Ano ba yung mga gawa ng Diyos o yung mga activities ng Diyos at yung kanyang character? O, yun po. Tapos yung first thing. Hopefully next Saturday matapos na po natin itong the persons of God, yung Trinity. But remember, these are all basic teachings lang po. Marami pa po dyan mga mas malalalim na paliwanag. Pero just for us to know the scope, meron po tayong basic knowledge, ay ito po, i-dadaling po sa inyo para magamit din po natin sa ating pagtuturo. So today, you know, the works and attributes. So basically, meron po akong didiscuss sa inyo na apat na works ng Panginoon. Apat na major works. So yung pinaka-major works na dapat nating alam sa pagkilos ng Diyos. Ano po ba yung mga activities? Ano yung ginagawa ng Diyos? Meron po yung apat na major na dapat nating matutunan. And of course, sa attributes naman po, may dalawang klase ng attributes ng Diyos. Yung pinaka-major classification niya. Tapos i-discuss din po natin yon. And bibigay po tayo ng mga examples. So okay, so let's proceed now. So the works of God. Ayan po. Umpisahan natin, ano ba yung four major na works ng Diyos ayon sa Biblia? Ito po, nakikita nyo sa screen, meron po tayo dyan, paliwanag natin isa-isa. So, number 1, 2, 3, 4. Number 1 is divine purpose. Second is creation. Number 3 is providence, and number 4 is judgment. Unahin po natin yung divine purpose.
no, yung pagkilos ng Diyos, isa sa mga trabaho ng Diyos, no, ay siya po yung merong tinatawag na divine purpose. Natatandaan nyo, di ba, usually ang question ng mga tao pagdating sa Diyos, pagdating sa existence ng Diyos, pagdating sa kapangyarihan ng Diyos. Usually ang mga tao kine-question ng Diyos kasi kung talagang siya ay may divine purpose, ibig sabihin ba lahat ng mga masasamang bagay na nangyayari sa tao ay purpose niya rin? Diba, usually lagi, ang palagi natin naririnig sa mga script ng tao, ng mga statement ng tao, diba, may purpose ang Diyos kung bakit nangyayari yan. May purpose ang Diyos kung bakit yan na nangyayari sa'yo. Diba, usually ganun yung mga naririnig natin. But theologically speaking, no, biblically speaking, when you say divine purpose, ibig sabihin po nito, no, ayon sa foreknowledge ng Diyos, sinabi kong foreknowledge, alam na ng Diyos lahat, mga mangyayari, alam niya na lahat ng bagay, no? And with that, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin with all of His wisdom. At lagi natin kine-question, di sana, nung time na yun, alam niya naman na pala, dapat pinigilan niya na lang yung mga bagay na masama. But of course, hindi po natin po pwedeng i-break na ang Diyos ay binigyan din tayo ng kalayaan. Hindi po masama ang Diyos no, para tayo diktahan or gawin tayong robot. Yes, given us the free will, no, yung free choice natin, because that signifies na pag binigyan tayo ng freedom ng Diyos, ibig sabihin, genuine yung kanyang pag-ibig. So, bakit? Marami sa atin yung sabi, bakit di na lang tayo kinontrol ng Diyos? Diba? Eh, sabihin ko sa inyo, kunwari, ako, may asawa, diba? Sabihin ko sa asawa ko, mahal kita, kaya ako lang, yung lahat ng gagawin mo, didiktahan kita. Wala na akong binigay na freedom sa kanya, maging sa anak ko, eh didiktahan ko lang siya. Hindi po genuine yung love na yun. Kaya ang Diyos marunong talaga, yes, even as the free choice, so that kapag minahal natin ng Diyos, kapag tayo gumawa para sa Diyos, siguradong genuine at hindi lang out of fear o hindi lang to out of na napilitan ka lang kasi walang totoong pag-ibig yun. Pero ang Diyos, binigyan tayo ng free will. Pero along the way, yes, may mga pagkakamali tayo. Meron tayong mga pagkukulang. Ang kinagandahan po, because of the divine purpose ng Diyos, mangyayari at mangyayari yun. Whether you like it or not, kung anong nakaplano sa plano ng Diyos, mangyayari. Hindi po kayang pigilan ng tao yun. Kasi bakit? Kahit gawa tayo ng maraming schemes natin, hindi po pwedeng gawin ng tao na mapigilan yung mga plano. At ito pa po ang isang bagay. Hindi na to surprise ang Diyos na magugulat siya. Ah talaga, nagkaroon ng disaster. Ah talaga, nagkaroon ng ano, ganitong plan. Nagawa niya yun, no? Hindi po magugulat ang Diyos. Alam niya na yan. Even yung pag-betray ni Judas sa ating Panginoong Jesucristo, alam niya na yan. Nakaprophesy na nga rin yun sa Bible, sa Book of Psalms, di ba? And dun po sa Book of Psalms, meron na agad dun na typology through David. Na ito pong si Judas, no, ay meron ding schemes, personal choice na. Personal choice niyang ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo, pero still, nangyari yung purpose ng Diyos, yung divine purpose ng Diyos, hindi, walang makakapigil po. Ganun sa talino, ganun ka puti ang Diyos, kasi lahat ng bagay, alam niya na. Pero minsan tayo, vulnerable tayo, di ba? Kasi nakakasala tayo, nawawala yung ating direction sa Panginoon. Pero ito pong kinagandahan. As I have told you sa prayer meeting nung nakaraan, nagsabi ako na yung grace ng Panginoon. Grace. Na kung saan kahit kagulo na, no, because of His purpose, no, gagawin niya yan ng remedyo. Nga lang, huwag po natin itong isipin na may purpose naman pala ang Diyos. Eh. Kaya ang gagawin ko na lang, magloloko na lang ako, gagawa na lang ako ng masama. Kasi alam ko naman, mabuti naman yung purpose ng Diyos. Tandaan mo, you have the choice. And kapag nanatili ka dyan sa masamang purpose, no, mawawala ka talaga dun sa tunay na purpose ng Diyos. And God has also judgment. Diba sa number 4, mamaya. Iyan po natin yan. I-discuss po natin. So simply, ganun po. If you will read these verses po na nakalagay dito, these are sample of biblical provision. Na sinasabi po na, ang Diyos from the beginning up to the ending, alam niya yan at mangyayari, walang makakapigil ang lahat ng kanyang purpose. Kaya nga po, may mga sitwasyon talaga na hindi natin control.
Pero alam natin, ang Diyos, sabi nga eh, hindi mo man alam yung kinabukasan, no? Mangyayari sa kinabukasan. Pero alam natin, no? Who is in control? Hindi ibig sabihin control, didiktahan, kundi merong Diyos na kahit na nakaplano na sa kanya lahat ng yan, meron po siyang magandang purpose sa lahat ng bagay. Pero wag na wag kang aalis sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung verse po na palaging ginagamit, minsan misinterpreted, eh, di ba sabi? All things work together for good. So, kala natin, pag meron tayong ginawang masama, all things work together for good. Eh, magiging good din yan. All things work together for good naman. Huwag mong puputulin yung verse kasi nakalagay doon sa susunod, di ba? All things work together for good to those who love the Lord. So, meron, no? Love the Lord. And those who are called according to His purpose. Kaya doon talaga magiging mangyayari yung magandang purpose ng Diyos kung inline ka sa paggawa doon sa purpose niya. And your free will should submit to God's will. Hindi dapat yung free will natin ang masusunod. Kundi as we go along the way with our relationship with the Lord, nagiging isa, no? Nagsasubmit yung free will natin doon sa kalooban ng Diyos. Next work is creation. Sinabing creation, okay, wala na tayong usapan dito. Kasi bakit? Alam natin na ito yung ating pinaniniwalaan na origin natin. Diba? Merong isang Diyos na lumikha. Sabi nga eh, without the use of any pre-existing material, sa pamamagitan lang ng kanyang salita, ay ang sanlibutan ay nalikha, the heavens and the earth. Kaya sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. And through His Word, no, alam natin, sabi ng John 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pag binasa natin yung Hebrews chapter 11:3, alam natin na we know that by faith, no, naniniwala tayo that the universe was framed through the Word of God. And we believe that the Word of God is the Lord Jesus Christ. Kasi siya yung salita, no, kung saan the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Ngayon, marami pong mga contentions about yan, di ba? We have this what we call evolution theory, we have this what we call yung mga other theories about sa creation na ini-deny nila yung itong paniniwala patungkol sa merong manlilikha. And tandaan nyo, nung pinaliwanag ko nung nakaraang lesson natin, yung dun sa existence ng Diyos, di ba? Yung isa sa mga argument dun, di ba? Yung cosmological, teleological, at saka yung anthropological, experiential. Yung mga argument po na yun, nagpapatunay na meron talagang Diyos na nag-design, no? Isipin nyo, yung mata nyo, dalawa. So, tapos isipin mo, bakit pangit naman yan kung isa lang, di ba? So, tapos nakalagay sa harap, meron ba kayo nakitang design na natin, yung mata nandito sa parte na tenga. Ang Diyos talaga designer. Magaling siya, alam niya kung saan ipipwesto lahat ng bagay na yan. Hindi yan produkto lang ng aksidente o hindi lang yan by chance na dyan nakalagay yung mata mo. May nag-design dyan, kaya alam ng Diyos kung paano mag-create. Eh, yung tao nga eh, di ba, napupuri eh. Sabi, napaka-creative mo naman. Ang galing, naisip mo yung bagay na yan. Eh, yung pa kayang nakaisip na gawin ka. Kaya yung iba, nagtataka tayo, ayaw maniwalang may creator, ayaw maniwala na mayroong lumikha sa atin. Eh ikaw nga, naniniwala kang kayang gumawa ng tao ng camera eh. O, sino ngayon ang gumawa at nakaisip na gumawa ng mata na pinanggalingan ng camera? O, eh yung iba pa, sabi, ano, hindi sila naniniwala sa Diyos. Eh, isipin mo, ikaw nakakapag-isip ka. O, kung kaya mo mag-isip, sino kaya nakaisip na gumawa ng isip? It's illogical na sabi mo, ay, ang gumawa ng isip ay walang isip. So, di ba parang it's illogical? Eh, ito pong maganda dito kasi ang Diyos may isip. Kaya nilagyan niya ang tao ng isip. Kaya tayo nakakapag-isip. May puso siya. No? Kaya nilagyan niya ang tao ng puso at damdamin kasi nakapattern tayo, no? Doon sa kanyang image. Alam natin, sabi ng Genesis, God created man in His own image. Kaya kung marirealize nyo lang lahat ng bagay, mga kapatid, naliwanag natin,
lahat ng design, sa nature man yan, sa pagkatao mo, lahat ng design na yan. Kahit kayong konsepto ng mabuti at masama, eh, di ba? So, bakit ka nagkaroon ng konsepto ng mabuti? Kasi, alam mo, meron naka-built-in dyan eh. Oh, meron naka-built-in sa'yo kasi alam mo yung distinction ng masama at saka ng mabuti. Kaya, saan galing yan? Ang galing niyang kaalaman mo pagdating sa mabuti. Pag-aharap ka sa salamin, gusto mo maayos ang itsura mo. You are always longing for perfection. You are always longing for tinatawag na ideal thing. Why? Kasi alam natin na meron tayo talagang pinanggalingan sa kung saan dun tayo nakadesign. O, wala naman sigurong tao na, di ba, they will say na alam mo niya yung mabuti and then saan galing yun? Kaputihan na yun, nasa loob niya. Walang makapagpaliwanag because only faith, mga kapatid, pananampalataya sa Diyos, then you will understand paano yun nangyari. And next po is providence. Pangatlo po tayo, providence. Ibig sabihin ng providence, mga kapatid, it's all about the care of God, preservation ng Diyos sa lahat ng bagay. Di ba kayo nagtataka? Kahit ilan na yung mga disaster na nangyayari, di ba? Continuous pa rin yung existence ng tao. O, sa haba-haba ng panahon, ang dami nang nangyaring mga kaguluhan sa mundo, o, kahit masasama na tao, o, nagkakaroon pa rin ng continuous na existence ng tao, sustainability, provision, pagbabantay ng Diyos, maging ang mga nation, even Israel, di ba? Israel, sa Bible, yun lagi ang example ng providential care ng Panginoon na Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, hindi pinabayaan ng Diyos. Until the end, even si Esther, papatayin na yung buong Jewish nation during that time. Pero nakita natin providence ng Diyos na preserve niya itong nation ng Israel na panggagalingan ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi nga ng Matthew, di ba, kahit sa masama o sa mabuti, umuulan. Oh. Walang kaso kasi bakit sinusustain pa rin ng Diyos yung mga hayop, di ba? Yung wildlife, kahit meron tayong ecological imbalance. Pero salamat sa Diyos kasi bakit nagkakaroon ng sustainability yung lahat ng bagay. Ganyan ang Diyos kasi kaya niyang through His providential cares about sa nape-preserve niya yung mundo. At siya rin yung may kakayanang sumira niya. Walang may kakayanang sumira niya. Ang merong kakayanan lang po na magpanatili at sumira niya ay ang Diyos. Another thing, mga kapatid, is yung judgment. Bible, balang araw, no, hindi lang naman po ang Diyos ay merciful Father. He is also a righteous God who will render, no, what is true for us, if it is a reward or punishment. Alam natin na ang Diyos at the end, no, siya po yung magbibigay ng tinatawag na paghatol. So kung ikaw ay sumusunod talaga sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang ipinag-uutos sa kanyang mga salita, no, meron pong righteous judgment sa Panginoon. Sabi ko nga po, nung nakaraang mga lessons natin, ang Diyos, righteous judge siya. Diba? Hindi mo naman po pwede sasabihin na, marami akong ginawang mabuti. No? Sa buong buhay ko, sobrang dami kong ginawang mabuti. O, meron kang ginawang hindi maganda. Nung araw na bandang huli, pumatay ka, kunyari, pumatay ka. Pwede mo bang sabihin dun sa Supreme Court na sa dami ng ginawa mo mabuti, pumatay ka, dami ng ginawa mo buti, mula nung ikaw eh bata pa hanggang nung ikaw eh 40 years old na, tapos nung 41 years old ka na, nakapatay ka, tapos sabihin sa'yo ng korte o ng RTC, sabihin sa'yo, anong depensa mo para ikaw mapawalang sala? Eh marami po akong ginawang mabuti nung ako eh bata pa hanggang 40 years old. Sabihin ba ng judge, ganun ba? Isa lang naman pala yung ginawa mo masama eh, okay na yan. Pagpwelto na to, hindi righteous judge yun, di ba? Kasi ang righteous judge, titingnan kung ikaw ba ay mayroong paglabag na ginawa ayon dun sa batas na nakalagay. Kaya kung batas lang po ang pag-uusapan, mga kapatid, kung law, mamumuhay tayo ayon dun sa standard ng law, wala pong papasa talaga. Lahat tayo, mga kapatid, ay guilty. Pero thank God because yung judgment na nangyari sa kasalanan, dahil po dun sa ginawa ng Panginoong Kristo, lahat ng sasampalataya sa kanya ay mariredeem. Ibig sabihin, tutubusin mula dun sa mga kasalanan. At hindi na tayo mamumuhay under this law, no? Yung law,
kundi doon na tayo sa grace ng Panginoon through the faith na kung saan atin pong i-develop sa tulong na. Kaya yung judgment, mga kapatid, later on in the future, darating po yung panahon na kung saan yung mga hindi tumanggap dito sa grace ng Panginoon, hindi na natili dun sa provision ng Panginoon na to, they will be subjected to judgment because wala silang laban. Dahil wala talagang makakapulfill ng bata. So, kailangan natin grace. Kaya nga po importante yung salvation. Eh, diba? Pinapaliwanag natin, tayong mga evangelical Christians, we are always saying na kailangan natin no, tanggapin yung provision ng Panginoong Jesucristo para tayo maligtas. Kasi pag dumating ang judgment ng Panginoon at wala kayong provision na ginawa ni Jesus, what will happen to you is that you will be condemned sa impyerno. Yun ang sabi ng Bible. Kasi kung kasalanan lang, lahat tayo ay guilty. So ayun po, kung babasahin niyo yung mga verses na yan na nakalagay dyan, systematic theology, pinapaliwanag po niyan yung mga words ng Diyos. Okay, so four major lang po yan, although napakarami pong ginagawa ng Diyos, pero again, ito po yung four major na dapat natin maintindihan dun para ma-establish talaga yung paniniwala natin. Okay? So next naman po ay, yan, attributes naman po tayo. So tayo dito sa next slide. Okay? Wait lang po, ayan, attributes of God. Tingnan po natin yung verse dito sa Isaiah 40:25-28. Ito po ang sabi. Let me read to you. Dito po sa ating slide. Wait lang po ah. Ayan, medyo hangin lang. Okay. So, pupuksan ko na. Ayan po. Ayan, sabi dito. To whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord? My cause is disregarded by my God. Sabi ng verse 28, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Ito po yung katangian ng Diyos. And kung isa-summarize po natin yan, ay talagang ang kanyang attributes, no? Is absolute and is moral. So ano po ba yung sabi ng attribute? Ito po yung nakikita natin katangian ng Diyos o yung characteristics niya, ano yung kanyang power, no? Nakita po natin ano yung kanyang traits. Kilalanin po natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga attributes. So, tingnan po natin dito. May dalawang klase po ng attributes, no? If you can notice here, dito po sa ating slide, may dalawang klase po ng attributes ng Diyos. Isa po ay absolute attributes of God, and secondly is the moral attribute. Ano pong pagkakaiba niyan? Papasimplihin ko na lang po mga kapatid since basic lang naman po tayo. Pag sinabing absolute attributes of God, ito po yung mga character ng Diyos, yung mga traits ng Diyos na kung saan hindi sa kanya lang. No, sabihin, ang Diyos lang ang may kaya niyan. Ang Diyos lang ang may characteristic na ganyan. Kaya po absolute, meaning sa Diyos lang yan. No? Hindi po yan na-share sa iba. Sa Diyos lang po yan. And then, ito naman po yung tinatawag na moral attributes. Ito naman po yung second na attributes ng Diyos. Na ito po yung pwede rin magkaroon ng tao. So, ibig sabihin, pwede itong maging characteristics din natin. Maging attributes din natin. Ngayon, kung isa-isayin po natin, ito po yun. Unahin po muna natin yung mga absolute attributes. Ano yung sa Diyos lang? No? At yung talagang character ng Diyos dito lang, no? Andito lang sa kanya lang yon. Number one is self-existent. Hindi po kailangan ng Diyos ng creator. No? Hindi nyo kailangan ng mag-create sa kanya kasi kaya niyong mag-exist sa sarili niya. Hindi kagaya po natin, no? Hindi tayo makakapag-exist sa sarili lang natin kasi simula nung kay Adan, nilikha siya ng Diyos. Hindi niya kaya mag-exist sa sarili niya. And at the same time, yung survival niya, no, kailangan niya pa rin ng providence ng Diyos. No? Kasi ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay at ng kamatayan.
Kaya yung self-existence sa Diyos lang yan. Pangalawa is immutability. Hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos hindi nagbabago. Pero ang tao, nagbabago. O eternity. Ang ibig sabihin po nito basically is no beginning, no ending. Why? Because God is the beginning, ending, ending. Ibig sabihin, hindi po siya bound ng time. Hindi kapag hindi po kagaya ng tao, bound tayo ng time. Pero ano pong pangako ng Diyos? So maganda. Kahit absolute attribute po. Kapag ka tayo po, ano, sabi ng Bible, no, who will receive the Lord Jesus Christ, he will be saved. No? And of course, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang ibig sabihin po kasi ng eternity dito ay walang, wala siyang beginning, wala siyang ending. Eternal. No? Sabihin, hindi siya sakop ng time at saka siya po yung beginning, siya rin yung ending. Yan. And then omnipresent. Ibig sabihin, God is everywhere. Kahit saan nandun siya, walang makakatakas sa Diyos, walang makakapagtago sa Diyos. No? Kasi lahat yan ay hayag sa Kanya. Omnipresent. God is everywhere. No? Hindi po tayo pa pwedeng sasabihin natin na wala ang Diyos dito. No? Ang Diyos, everywhere. Kaya niya. Kaya niya maging present everywhere. And next is omniscience. Sinabi, omniscience, God is all-knowing. Meaning, alam niya lahat. No? Lahat ng bagay, alam niya. Walang lingid sa kaalaman ng Diyos. Walang nakatago sa kaalaman ng Diyos. Siya ang pinakamatalino, siya ang pinakamarunong, at alam niya lahat ng bagay. Punta tayo sa isa pang attribute, sa omnipotence, absolute, no? All-powerful God. Pag sinabing all-powerful, lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Lahat ng bagay, no, ay ayon sa kanyang kapangyarihan at kalakasan, ay magagawa niya. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinakastrong sa lahat. And next is sovereignty. Meaning, siya yung pinaka-supreme power sa lahat. Siya yung pinaka-dapat masunod sa lahat. At siya yung merong control ng lahat ng bagay. Kaya nga po yung divine purpose kanina, siya yung nakakaalam niya. At siya rin yung kayang, no, gumawa ng paraan sa lahat ng sitwasyon. Kasi siya po yung supreme. Yes, the supreme power. Alam niya kung paano gagawin sa lahat ng oras. And of course, independent. Ibig sabihin nito, hindi po nakadepende ang Diyos sa kung sino man. Kundi siya po, no? Siya po ay nag-e-exist, no? At kaya niya mag-isa, hindi niya kailangan actually ng tao eh. 'Di ba? Pero salamat tayo because nilikha niya tayo, tayong may kailangan sa kanya. Hindi po kagaya ng tao, sabi nga, no man is an island, hindi natin kayang mag-isa. No? Pero ang Diyos kaya niya. Pero thank God because meron po tayong relationship sa kanya. Now, let's go on to the moral. Sayin po natin. Ito naman po yung mga karakter ng Diyos, basically, na po pwede rin sa atin. Example, holiness. Yes, we are sinners. Marami po tayong kasalanan, pero may provision ng Diyos. Paano tayo mabuhay sa kabanalan? And sabi nga po ng commandment niya, di ba? Be holy, for I am holy. Next is righteousness and justice. We can also have this kind of attribute. Kasi lalo na, by grace, the righteousness of Christ is imputed sa atin. No? Instead na yung kasalanan na namanan natin kay Adan, no, ay ma-impute sa atin yung righteousness ang na-impute sa atin. And also, we can express justice. Pwede rin natin yan maging character. Lalo na kung ikaw, grounded ka talaga sa salita ng Diyos, no, alam mo yung prinsipyo ng Diyos, you will always, no, gagawin mo sa iyong buhay as ito it na ito'y ayon sa justice ng Panginoon. Kaya righteousness and justice, pwede rin po yan sa tao. Love, mercy, and goodness. So, of course, interchangeably, nagagamit po yan sa Bible. Pero of course, yung pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, so that tayo rin po, no, ay magiging channel po ng love. Magiging characteristic din po natin yung pagiging loving, merciful, and good to others. Truth, yung katotohanan. Of course, we can also prevent lying, di ba? We can also live in truth. Kaya nga po ang Panginoon, the more na natututunan natin mga bagay tungkol sa Kanya, ay iniiwasan na po natin yung mga bagay na kasinungalingan. And wisdom, no? Siyempre, yung karunungan ng Diyos. Bagamat, of course, heavenly wisdom, He is granting to us, hindi man total, hindi man absolute, pero from time to time, no, as we are getting closer sa Panginoon,
ay naibibigay niya yung karunungan niya sa atin. Hindi man full blast, pero at least, no, nararamdaman natin sa ating sarili, nararanasan natin sa ating sarili na meron pala tayong mga decision making na ayon sa karunungan ng Diyos. And lastly, pagdating sa moral attribute, ayan, wait lang po ah. Ayan, nag-loading lang. Ito pong wrath, no? Sinabing wrath ay yung puot o galit, di ba? Kasi alam natin ng Diyos, ano yan eh, napupuot din yan eh. Kaya na po, medyo delay lang dito sa ating slide, no? Hintayin lang natin. Hopefully, gumana na. Ayan, to, wrath. Ang sabi po dyan, wrath, no? Yung galit. Eh, ng Diyos, may galit din yan. Hindi po yung masamang galit. Yung po ay righteous na galit. Tayo, pwede rin po tayong magalit. Sabi ng Bible, magalit ka pero huwag kang magkataya. No? Yung wrath, meron pong righteous wrath ng Panginoon na kung saan darating ang time, sabi nga po, at the end, no, ay ipaparusahan niya lahat ng klase ng kasamaan sa pamamagitan ng kanyang galit. And minsan, nagagalit din po sa atin ng Diyos because kailangan niya tayong i-correct sa mga bagay na kamali. And sa atin din po, di ba? Okay lang din naman yan. Basta yung pagkagalit mo ay makatiran at hindi yan magdudulot sa iyo sa kasalanan. Pero ito pong wrath of God, meron po ito significance sa kanyang judgment at event. So ayun po, no? Remember, pagka absolute attributes, basically sa theology, ito po yung mga attributes na Diyos lang ang kayang mag-possess. Pero yung moral attribute ay pwede rin po yan sa tao, pwede rin po rin yan maging karakter ng tao. So, ayan po. Stop sharing ko na siya mga kapatid. And I hope, no, tayo po ay maraming natutunan dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan po. Medyo nati-delay-delay lang po itong screen ko dahil gawa siguro ng connection or maybe itong lagging po sa internet. Sa computer. So ayan, babalik ako dito mga kapatid sa ating pinaka-main ano natin. So ayan po, that will end up my topic, no, dito po sa works of God and attributes of God. Hopefully po mga kapatid ay tayo po ay maraming natutunan dito sa mga pinag-aralan natin. Basic lang po ito. Kung may mga tanong kayo, meron kayong mga nais po kong malaman, no, more from that lesson, pwede po kayong mag-message, no, pamamagitan po ng mga details po na nakikita nyo sa inyong screen. If you need spiritual counseling and learn more about the Bible, you can contact us po sa cellphone number na ipinigay ko dyan. At pwede rin po kayong mag-send ng inyong message via Facebook at papasahin po namin yan para po tayo ay, you know, matuto pa ng mas marami. So ayun po. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid ay tayo po ay babati muna sa mga iba pang yan, babati po tayo sa mga dumating po ngayon, no? Ayan, sayang ko lang, ha? Praise God. Ayun, nanood din po pala si Father Ramil. Ayan po, representing Sir Ian. Praise the Lord. Ayan. From Lyceum of the Philippines. And also, ayan, si wife ko po, no, kasama ko po ngayon, no, blessed afternoon. And we also have Sister Bernadine, yan, yes, Lord, amen. Ito po, Van Francine Villasante. Good PM, please sama po sa prayer ang aming family ng Villa, Villaste, no, na magkaisa po. Praise the Lord. Panalangin po natin, please sama po ang aking asawa sa prayer. Brother Jill, amen. No? Sabi ko yung Brother Jill. And also, kung prayer request ni po, ni Sister Van. Epo, good afternoon. Ayan, nasabi ko na po yan. No? Sister Leia po ay, sabi dito, from Taiwan, no? Blessed afternoon sa lahat. Praise the Lord. At pinati po ni Sister Bernadine. Ayan po, no? Advance happy birthday para bukas kay Sister Francia. Sister Francia ng Las Piñas. Okay. And also, we, ayan, kumati rin po Sister Clarice. Blessed afternoon po, Ma'am
Mari, ayun, kay Mama Vic po, no? Mangga. Nanood din kasi, good afternoon, Pastor Dan. Ayan po, no? Kay Maria Victoria Gagarin Mangga. Si Mama Vic po. Ayan. And we also have Josephine Dizon. Sabi niyo po, ayan po, Sister Josephine, magandang hapon po sa inyo. Sabi niyo po, amen. And we also have Sister Belen Velasco. Thank God. Happy listening, watching, and learning here in Rome. Yun, from Rome po po. Sister Belen. Praise God sa lahat ng LIJ dyan po sa Rome. And thanks for greetings, Pastor Dan. Sabi po ni Ma'am Martin. Patuloy po tayo mga kapatid, no, sumubaybay, no, every Saturday po. Nawa po, samahan niyo po ko next Saturday po for our last topic sa theology proper. At of course, pinapasalamatan po natin yung LIJ Radio Online sa pag-produce po dito sa ating pong live stream ng ating po pag-aaral sa programang Learn Theology. Samahan niyo po ko sa panalangin bago po tayo magtapos. Let's pray. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat pong muli sa hapong ito na kung saan kami po ay natapos sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And we thank you, Lord God, dahil alam namin na yung works mo and attributes mo na as we learn from this character at we learn, O Lord God, sa iyong mga pagkilos sa aming buhay, ay mas lalo pong tataas, Panginoon, yung aming pananampalataya at paniniwala. Ganun din po, Panginoong Diyos, tinatalangin ko po yung mga ilan po sa mga prayer requests na natanggap namin ngayon, especially Lord sa Villa Sante family, no, kung saan humihiling po ng panalangin para po sa pagkakaisa ng kanilang pamilya at maging Panginoon sa kanyang asawa, ay patuloy Panginoon na kayo po ang humawak sa kanilang buhay. Maging Panginoon sa mga magse-celebrate po ng kanilang kaarawan, ay patuloy po na kayo po magpala at nawa, lalo pa po silang magkaroon ng pagkakilala sa iyo at lumaling. Maging Lord, pagpalain mo po lahat ng mga nanood, nakinig, Panginoon, sa araw na ito, nawa, lalo pa po silang ma-develop spiritually sa kanila pong pagkakilala sa iyo, sa pagkaalam sa salita ng Diyos, upang magamit pa po sila sa mga mas maayos sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa iba pa pong mga mananampalataya at maging sa mga hindi pa po mananampalataya. Maraming pong salamat, nawa, Panginoong Diyos, lahat ng aming mga matutunan ay magdulot sa amin para lalong magpakumbaba. At lalo pa po, Panginoong Diyos, mapalapit sa iyo at magbagong buhay. Habang nakikilala namin kung sino ka, Panginoong Diyos, ay lalo namin nakikita kung sino ba talaga kami sa iyo at ano ang purpose mo sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po sa In the Light Ministries, maging Panginoon ng Life in Jesus EMCI sa patuloy na paggamit po sa mga ministeryong ito upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at ang mga bagay at aral, Panginoon, na mula sa iyong mga ito po ang aming samot dalangin. Sa iyo po ang mataas na papurit at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Don't forget, no, palagi po kayong manood every Saturday, 3 o'clock po ng hapon. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Dan Lopez. And I would like to say that there is life in Jesus. Maraming salamat po. God bless you. A blessed day to everyone. This is Pastor Dan Lopez of Send the Light Ministries. And I would like to invite you to our new online program entitled Learn Theology. If you want to understand more about the fundamental Christian doctrines and be equipped for a more effective Christian witnessing, join me in studying the Bible every Saturday at 3 o'clock in the afternoon via Facebook Live here at the official Facebook pages of Send the Light Ministries San Pedro Laguna and of Light in Jesus Evangelistic Mission Church International. This program will be aired and produced by the Light in Jesus EMCI online radio program. Thank you very much. See you and God bless. I'm growing stronger every day. Growing stronger every day. Growing stronger every day.
growing strong, stronger every day. I'm keeping you well, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Tried it all my way, just couldn't find the road. Then I heard what you told me, and then I was, and then I was sold. I'm growing stronger, stronger every day. 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 I'm keeping you well, I'm trusting you well.